episode, si Simple Lorena Vlog. So guys, ang ibabahagi ko po sa inyo is mayroon po tayong kaibigan na nag-a-ask kung paano daw niya tatanggalin yung copyright strike sa kanyang videos. So paano nga ba tatanggalin yung copyright strike natin sa ating videos na nai-upload na hindi po natin i-remove? So guys, ituturo ko po sa inyo yung tutorial kung paano po tanggalin yung copyright strike natin sa ating video. So panoorin niyo po ang aking video. So let's watch this. Andito po ako ngayon para ituro ko po sa inyo kung paano po magtanggal ng copyright sa inyong channel. Papakita ko po yung tutorial kung paano po. So bubuksan natin, nabuksan na po natin yung account. Halimbawa, nandito po tayo sa account, guys. So nakikita nyo yung video na may copyright, includes copyright content. So ang gagawin natin dito, guys, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung copyright. Huwag po kayong mabahala sa copyright, guys, kung hindi po kayo mawala ng pag-asa, kasi may solusyon po yan, guys. So halimbawa, andito tayo sa video. So nakikita nyo yung content ng copyright, yung C. So pindutin lang natin yan, guys, yung letter C. So lalabas yung video. So yan, guys, hintay natin kasi naglo-loading siya. So yan, guys, lumabas na po yung copyright natin tungkol sa Ashton. So bago ninyo basahin or tingnan nyo muna yung copyright na nakalagay sa baba, guys. Yan po yung copyright natin. So isusum natin siya, guys, ha. So ang nakalagay dyan sa content recording, so ang nagmamay-ari ng kanta is sa AVSBN. So, ang monetization by copyright owner is siya yung mag-claim ng monetization natin pag tayo ay viewing restriction is none. So, ang problema dito, guys, is mapupunta yung monetization sa claimant is ABS yung may-ari ng sounds recording natin. Yun po yung, guys, yung claimants. Yan, yung claimants natin. So, ang may tatlong steps ito, guys. Yung song, file dispute, or tanggalan natin yung sounds recording. So, guys, huwag po kayong mabahala kasi tuturuan ko po kung paano po tanggalin. So, andito po tayo yung sound recording. Ito po, guys, yung sound recording is 000 tapos dash 0.45 seconds. So ang problema dito, guys, is sound recording is 45 seconds. Tandaan nyo po yung play match nya, kasi po tatanggalan po natin yan, guys. Kung ayaw nyo pong tanggalan ng song, all file dispute. So, ang gagawin natin dito, guys, is tanggalan natin ang sound recording, yung play match natin. So, ang gagawin ko po dito, guys, is ganito po. Punta po tayo. Isum po natin. Nakikita nyo yung audio dito sa taas. Ito po yung pindutin natin, guys, yung audio. So, pipindutin ko na po, guys. Hintayin po natin na mag-loading. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po tanggalin. Yan po, guys. Di po ba may isang video natin. So, yung kanina is nagsimula sa 0, tapos 0.45 seconds. Guys, nag-stop po na tayo. In-stop ko na po yung video. So, pupunta po tayo sa aking topic.
OJO, di ba, may ano siya, OJO claim by claimants of this video. So, ang tatanggalin natin is, ire-replace natin yung OJO doon sa may copyright strikes natin as sa 45 seconds. So, pipili tayo ngayon dito, guys, ng kanta na ire-replace natin doon sa may copyright 45 seconds. So, piliin natin yung mas malapit sa 45 seconds. Kung 45 seconds, guys, take note, guys, bago kayo mag-replace ng music doon sa copyright ninyo is i-compute nyo muna kung ilang minutes or seconds yung i-replace nating kanta doon sa may copyright natin. So, 45 seconds. So, pipili tayo ngayon ng kanta ng lagpas doon sa 45 seconds. Huwag po tayong magre-replace ng video na kulang sa 45 seconds kasi madadali pa rin yun. Pag 45 seconds, i-replace natin sa 46. Mag-advance po tayo ng isang baitang, yung isang guhit, isang guhit. Huwag po tayong yung, halimbawa 45 seconds pupunta kayo sa 44, hindi po yung guys. Ilagpas nyo ng isang tuldo o isang guhit, 45 gawin yung 45 seconds. So, ganito guys, pipili ako ng mas malapit sa 46 seconds. So, titingnan natin yung pagpipilian dito guys, kasi papalitan lang naman natin. So, pipili tayo ng 46 seconds. So, yung medyo malapit doon sa 45 seconds, so 46 seconds, di ba? So, kung wala po yung seconds na mapupunta kasi pipili po tayo. So, pipiliin natin yung pinakamababang seconds dito. So, ito po yung pagpipilian guys, di ba? Diyan po, yan o. Oh. Ito po yung minutes niya or seconds na pag-replace natin. So, hahanap tayo ngayon. Halimbawa, pili tayo dito ng hip-hop. Or, yung malapit. Or 149. So, i-add video natin. Ganyan lang po. So, punta tayo ngayon sa may video natin. Yan po yung guys. Yung ipapalit natin na music doon sa may makikita guys kung nairipla. I-zoom ko lang po. So, ito na po yung napili nating kanta. Nakikita nyo, Painful Team Bird Creek. So, yan na po yung kanta na yung halo-halo na music. So, napalitan na natin. Ito na po yung pinalit. Makikita nyo po ito dito, guys. Yan po. And 49 seconds. Makikita nyo po, guys. Ito po yun. So, ang gagawin na isalpak na natin yung copyright natin. So, wala po yung mas malapitan dun sa seconds na papalitan natin. So, ito na lang po yung ipapalit natin in case na maghanap pa tayo ng 1 minutes. Yan na lang po. Diba, ito po yung napalitan. Nakikita nyo yung 0. Nag-umpisa sa 0 kasi nag-umpisa sa 0. So, 1.49 seconds yung ipinalit ko. So, pagkatapos natin ilagay po dyan, or kung gusto nyo pong palitan ulit kasi nga medyo seconds, pwede po ulit kayong pumunta dito sa may tracks. Piliin po natin yung all tracks. Pili po tayo ng medyo mababa lang po doon guys. Kasi medyo mahaba-haba yung pinalit natin. So pipili tayo ng 1 minutes. Kung makahanap tayo ng 1 minutes dito guys. Kung i-stroll na lang natin guys. Kasi medyo mahaba-haba tayong. So, stop muna natin tayo ng ano ba to? Saglit lang po guys ha. Nawala na tayo doon sa ano. So, ito tuloy ko na po. Maghahanap kasi ako ng 1 minute sa malapitan doon sa 46 seconds. So, ito guys, may papagpipilian kayo. So, maghanap-hanap pa tayo dito guys kasi medyo malayo-layo pa yung
1 minutes. Yung pinili natin is 1.49 seconds. Kung walang 1 minute dito guys, so ayun na lang yung isasalpak natin kasi no choice. Walang malapitan. So yun na lang guys, walang malapitan. Balik tayo doon sa ano natin. So yun na nga guys, 'di ba? Yun na napili natin na i-replace yung audio doon sa copyright strike natin. So ito na lang yung guys. Di pa ito yon, nakita nyo itong, balikan natin yung 1.49. So, ito yan guys. Ang gagawin natin is, punta tayo dito sa may save. Isisave natin ngayon guys. Ito, nakikita nyo yung save. Save natin yung, i-replace natin save. So, maghintay tayo. Pag na-replace na natin yung save, mag-copy niya. This might take a while, sabi niya o. Pag init natin, magpo-process po yan guys. So, kailangan po natin na maghintay. Isisave ulit natin para ipaprocess ni... Yan po guys, hintayin po natin na kasi magpo-process po yan. Oh, so ito na po yun guys. Oh. Habang naghihintay po tayo, magpo-process po yan. So, maghintay po tayo ng ilang... Kahit ilang minutes lang or ano, kasi nga, i-replace nga niya yung kanta dun sa may copyright natin. So, nakikita nyo po to guys, yung edit in process. So, nagpa-process pa po yan. So, hintay natin hanggang matapos guys. Kasi minsan, kung yung in-edit natin ay medyo mahaba-haba, so, kailangan po natin maghintay ng medyo kahabaan. Ganyan lang po guys. Kaya, wag po kayong mahabahala kung meron pa kayong copyright contents na napasama doon sa inyong video kasi minsan guys hindi natin maiwasan yung mga copyright na kanta na papasama sa ating video or tayo ay nagvi-video sa may mall or kung saan po tayo nagpupunta minsan may kanta so hindi natin maiwasan kung nag-video po tayo eh maisasama yung kanta doon sa pinuntahan natin, minsan madadali ni YT, ni YouTube. Kasi very sensitive, kahit maliit lang na kanta, mga ilang minutes or seconds, madadali talaga ni YT. Kasi yung kanta na yun is under sa may original na gumawa ng kanta. So, wala na tayong magagawa doon. So, magbibigay ngayon, mag-e-email yung YouTube sa ating account na nalagyan nga ng copyright contents yung in-upload natin. So, wag po kayong mabahala kasi may tatlong option. Pwede nating tanggalan ng kanta, remove song, or file dispute. Or, ang gagawin natin is yung naipakita ko ngayon na match. Tandaan nyo po yung oras na nakalagay doon. Tapos, i-calculate natin yun. Tapos, sumana po tayo ng kanta doon sa may library na i-replace natin doon sa music na copyright strike natin. So, punta po kayo sa tracks, yung sa pagpipilian ng library music. So, doon lang po kayo pipili. Tandaan po. Ang pinaka-importante po dyan is tandaan ninyo yung play match. Kung ilang minutes or ilang minuto yung pagre-replace natin doon sa kanta para hindi po kayo mabahala. Tapos, i-edit po ninyo doon. Pipili po kayo ng kanta. Kung halimbawa po ay nagsimula sa, kasi po guys, baka magkamali po kayo
kung yung kanta, halimbawa, nag-ano siya ng 0.5, tapos 0.5 nagsimula po guys, diba? 0-0.5, tapos hanggang 1 minutes. Ang pag-i-edit po doon guys is, pag nandun kayo sa pinakauna is 0.5, ang gawin nyo po is, huwag po kayong lumagpas. Gawin ninyo is 0.4. Tapos, sa dulo is 1 minutes. Ang gawin ninyo is 1 minute 0.1. So guys, para hindi po kayo madihado. Kasi pag isasakto nyo po kasi yung 0.5, inagkamali yung pag-trace ninyo, madihado, babalik sa copyright. So, huwag po kayong, huwag pong ganun, huwag po kayong mag-jump sa isa. Ang gawin ninyo is 0.4, tapos sa kabila is 1.01. Ilagpas ninyo ng isa, ganun lang po. So, ito po guys, is medyo matagal-tagal ng konti itong pag-edit. Pag natapos na po ito guys, is balikan nyo po yung creator ninyo, mga ilang, pag ito hindi pa na-edit guys, is balikan nyo yung creator ninyo kung natapos na. So, yun lang po guys, ang maipapayo ko po sa inyo, pag natapos na, balik po kayo ulit sa creator ninyo kung na-process na po yung edit. Kasi mga ilang seconds lang naman yung naisa lang natin eh. So, ganun lang po guys. Huwag po kayong mabahala. Madali lang po. Hello guys. Balikan na po natin yung video natin na inedit kanina. So, ito na nga po. Pumunta tayo sa video manager natin. So, yan po. Nakikita nyo yung video dyan guys. So, nawala na yung naka-edit in process dito sa my video. So, yan po. Tapos na po siyang na-process. So, titingnan natin ngayon siya dito guys. Kung natanggal na nga yung copyright natin. So, yan guys. Oh, nakikita nyo yung views. Yan po. Di po ba nakita nyo itong 607 views? So, natanggal na po yung contents na copyright strike natin. So, yan guys. Mabilis lang po siyang matanggal. I-edit lang po natin. So, sa mga kaibigan po natin na nagtatanong, huwag po kayong mabahala kasi po may solution po dyan guys. Ang play match lang po, ang pwede ninyong tandaan yung play match, pwede ninyong i-edit sa my library. Sa ginawa ko pong tutorial ngayon guys, so yan po, wala na po yung copyright strike sa Ashton video natin. So yan po guys, ang may share ko po sa inyo, sana po may natutunan po kayo sa aking tutorial. At kung may katanungan lang po kayo sa akin, pwede po kayong magtanong kung hanggat kaya kong masolusyonan yung inyong katanungan. I will share my, isishare ko lang po yung aking nalalaman sa inyo. Yun lang po, magtulungan lang po tayo. So, yan po yung tutorial natin guys. So, natapos na yung copyright strike natin. So, huwag po kayong mabahala kasi pwedeng matanggal yung copyright strike natin sa ating mga videos. So, maraming salamat guys sa mga nagtatanong sa akin. Ito na po yung solusyon ko. Sana po may matutunan po kayo sa aking tutorial. Thank you na marami!